Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion. Isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Bago po natin simulan ang ating video, paalala lang na maaaring may mga mabanggit tayong mga term na medyo sensitibo. Pero ito ay gagamitin lang natin sa ating discussion. So ang topic sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang adult supplement na Drive Max. Pero bago natin pag-usapan kung ano yung gamot na Drive Max, i-discuss muna natin kung ano ba ang tinatawag nating kondisyon na erectile dysfunction. At bakit nga ba nagkakaroon ng erectile dysfunction? Epektibo nga ba ang Drive Max capsule? At ano ang mga component o nilalaman ng Drive Max capsule? Ano sa mga component ng Drive Max ang pinaniniwalaan na nakakatulong sa sex enhancement? Ang erectile dysfunction o yung tinatawag nating impotence ay isa sa mga kondisyon na kung saan walang kakayanan ang isang lalaki na magpatayo ng kanyang ari habang nakikipagdalik. Maaari ding i-consider na erectile dysfunction ang iyong nararamdaman kung ang isang lalaki naman ay hindi niya kayang patagalin ang pagtindig ng kanyang ari. Bakit nga ba nagkakaroon ng impotence o yung tinatawag nating erectile dysfunction? Ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang factor. Isa na dito ay sa kadahilanan na ang ibang mga sakit tulad ng diabetes, hyperlipidemia o sobrang pagtaas ng cholesterol sa katawan o kaya naman ay hypertension. Halimbawa na lang ay sa sakit na diabetes. Isa sa maaaring epekto ng pagkakaroon ng diabetes ay ang paglapot ng dugo, na kung saan ay mas hihirap ang pagdaloy ng dugo sa ating mga ugat. Kaya naman may mga diabetic patient din na nabubulag halimbawa, at isa sa mga posibleng pwedeng mangyari bukod sa pagkabulag ay ang paghirap din ng pagdaloy ng dugo at pagliit ng mga daluyan ng ugat papunta sa ari ng lalaki ang pwedeng magpahirap sa mga lalaki na magpatayo ng kanyang ari sa tuwing makikipagtalik. Pwede din namang psychologic. Ang pagkakaroon ng anxiety, halimbawa, ay isa din sa mga factor kung bakit nahihirapan ng isang lalaki na mapanatiling nakatayo ang kanyang ari sa pakikipagtalik. Isa din ang pagkakaroon ng neurologic conditions tulad halimbawa ng stroke o kaya naman is multiple sclerosis, Parkinson's disease at marami pang iba. May mga gamot na epektibo upang makatulong sa erectile dysfunction, tulad na lang halimbawa ng gamot na sildenafil. Subalit ang gamot na ito ay prescription medicine, ibig sabihin ay hindi mo siya mabibili ng walang reseta sa butika, sapagkat kinakailangan mo muna na makita ka ng isang doktor at madiagnose ka ng isang doktor kung ang iyong bang nararamdaman ay isang erectile dysfunction at kung karapat-dapat ka bang uminom ng ganitong klaseng gamot. Isa naman sa alternatibong pwedeng mainom para sa sexual enhancement na hindi mo na kinakailangan ng reseta ay itong ang kapsula na Drive Max. Subalit hindi ito gamot sa erectile dysfunction, ang Drive Max capsule ay isang food supplement. So ibig sabihin, hindi tulad ng sildenafil na mismong gamot para sa erectile dysfunction, ang sildenafil kasi ay dumaan sa pag-aaral upang matukoy kung meron talaga itong epekto para sa mga pasyenteng merong erectile dysfunction. Samantalang ang kapsula na Drive Max ay hindi ito dumaan sa mas malalim na pag-aaral. Kaya ang Drive Max, ito ay nasa kategorya pa rin ng food supplement. Kung ito man ay nakakatulong para sa sexual enhancement, ito ay marahil sa mga nilalaman nitong component. Ang isang Drive Max capsule ay may pinagsamang kulay, pula at itim. So ito yung kulay ng ating capsule kung makikita nyo sa ating picture. At nagkakahalaga sa mga butika ng 105 pesos isang kapsula.
May tatlong mahalagang component ang Dried Max Capsule. Ito ay ang tongkat ali, ginkgo biloba, at ginseng. So pag-usapan muna natin kung ano ang tongkat ali. Ang tongkat ali ay nagmula sa ugat ng halaman na may scientific name na Euryarchaea longifolia. Marami ang mga benepisyo na maaaring makuha sa tongkat ali at dahil na rin ito sa mga compounds na makukuha natin sa halaman. So ayon sa ilang pag-aaral, ang mga benepisyo tulad ng antioxidant, so kapag sinabi nating antioxidant, ibig sabihin yan ay kaya ng tongkat aling pigilan ang mga free radicals sa ating katawan na maaaring makasira sa ating mga cells. Kaya ang tongkat ali ay considered natin na isang antioxidant na compound. May mga iilan na pag-aaral, subalit wala pang mas malalim na pag-aaral para masabi natin ang eksaktong mekanismo ng tongkat ali para sa erectile dysfunction. Pero sinasabi ng mga iilang research na ito ay may benepisyo na makakatulong ding makagamot sa male infertility at nakakapagpaganda ng inyong mood sa pamamagitan ng pagpapakalma at maibsan din ang inyong stress. Isa din sa mga napag-alaman pang benepisyo ng tongkat ali ay ang pataasin ang hormone na testosterone sa mga lalaki. So para sa inyong kaalaman, ang mababang testosterone level ay maaari ding magpababa ng libido at magresulta sa erectile dysfunction. Kaya naman, ang tongkat ali ay sinasabing nakakatulong sa erectile dysfunction sapagkat may kakayanan itong pataasin ang testosterone level sa ating katawan. Ang ikalawang component ng Dried Max Capsule ay ang ginseng. So alam ko familiar kayo sa ginseng kasi ang ginseng ay matagal nang ginagamit sa Chinese medicine. At ang mga benepisyo ng ginseng ay tulad ng anti-stress na nagpapaganda ng ating konsentrasyon o kumbaga yung general well-being ng isang tao. So tulad ng tongkat ali, kilala din ang ginseng sa pagkakaroon nito ng antioxidant property. Pero kung ang pag-uusapan ay para sa erectile dysfunction, may mga research na nagsasabi na ang ginseng ay nakakatulong na patagalin ang ereksyon sa mga lalaki. So yung overall satisfaction at nakakapagpataas din ng libido. So bukod pa dito, isa din sa mahalagang benepisyo ng ginseng ay ang kakayanan nito na ma-release ang chemical na nitric oxide sa ating katawan na kinakailangan ng ating muscle, lalo't higit sa sex organ ng mga lalaki. So paano nakakatulong ang pag-release ng nitric oxide sa ating katawan? So gagawin ng nitric oxide ay makakatulong ito na ma-relax ang ating mga muscle upang mas lalong makadaloy ang dugo sa ari ng lalaki at makapag-produce ito ng ereksyon. Ang ikatlong component ng Dried Max Capsule ay ang ginkgo biloba. So tulad ng dalawang component ng Dried Max, ito ay kinakitaan din ng maraming benepisyo ayon sa mga research. At isa na dito ay ang benepisyo para sa erectile dysfunction. So ang ginkgo biloba ay nakakatulong sa pamamagitan ng pagpapataas ng blood flow sa ari ng lalaki upang magkaroon siya ng ereksyon. Hindi ibig sabihin na ang Dried Max Capsule ay nagmula sa mga natural sources, wala na itong magiging side effects. So dahil naglalaman ang Dried Max Capsule ng ginseng, so meron pa rin itong posibleng interaction sa iba pang pagkain o gamot. So kaya naman, pinapayuhan ko pa rin kayo na kung sakaling umiinom kayo ng Dried Max, ay iwasan pa rin nating itong isabay sa alcohol o alak. Mga inumin na naglalaman ng caffeine kasi meron pa rin silang interaction. Samantalang ang ginkgo biloba din naman ay isa rin sa mga component ng Dried Max Capsule at isa rin to sa maaaring magkaroon ng interaction sa mga gamot tulad halimbawa ng mga blood thinning agents. Halimbawa ay apixaban o warfarin. So sapagkat kung isasabay natin ito sa mga ganitong klaseng gamot, maaaring magdulot ito ng pagdurugo. Sa pag-inom ng Dried Max Capsule, pinapayo na inumin ang isang kapsula nang walang laman ang tiyan. Tapos 30 minutes bago ang sexual activity
upang maabsorb ito ng lubusan sa ating sistema. So ang pag-inom ng Drygmax ay hindi naman ito limitado sa mga lalaki kasi pwede rin itong inumin ng mga babae dahil meron din naman itong iba pang mga benepisyo bukod sa benepisyo para sa erectile dysfunction. So dahil ito naman ay isang food supplement o kahit may mga kondisyon ang isang tao tulad ng diabetes, hypertension o heart condition, safe naman siyang inumin na may mga ganitong kondisyon. Tandaan na mas mainam pa rin na kayo ay magpunta at magpakonsulta sa inyong mga doktor. Mahalaga na kayo ay ma-assess, ma-diagnose, at mabigyan ng nararapat na gamot para sa inyong nararamdaman. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klaseng video, mas maganda po na mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay may mga katanungan pa at may mga product suggestion na nais po ninyong gawa natin ng mga review, so mas mainam po na mag-iwan kayo ng inyong komento sa ating comment section. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!